tao ay mapahamak. Yung sinasabi ko pong kapahamakan, lahat dapat ng tao ay nakadestino na. Kumbaga sa isang isang kulungan, sentensyado na ang lahat ng tao at lahat ay isang babaksakan. Yun yung tinatawag na impyerno. Okay? Sa iba, pag sinabing impyerno, para lang itong ilusyon. Ano, parang nanonood ka lang ng Hollywood movie na may makita ka doon na mga apoy-apoy at may mga monster, ano, may mga buntot kayong demonyo roon. At ano pa ng mga pinapakita. Usually ang mindset pag sinabing impyerno. Pero mga kapatid, ang impyerno is more than that. Sapagkat ang impyerno, sa totoo lang, kapag na-realize mo ang katotohanan ng impyerno, hindi mo papangarapin mapunta roon. Sino po sa inyo dito ang na-broken hearted na? Yan. Taas ang kamay. Yung na-broken hearted. Diba? Ang sakit na ano? Mabuti na lamang, ano? pag medyo pinalat-palat ka pa, dumating si the new one. Yan. Medyo nakaka-recover sa sakit ng puso. Pero alam nyo sa impyerno, ang sabi roon, walang gamot ang pain. Imagine mo yung kalungkutan mo doon, ano, habang buhay na nandoon yung pain na yun. So, yan ay isang halimbawa lamang na kung ano po ang meron sa impyerno. Isang bangungot na masama na hindi ka na magigising. Yan ang kalagayan ng impyerno. Ngunit, tulad nga ng sinasabi po ng Biblia, sinugo niya ang kanyang anak, ang pangalan niya ay si Jesucristo. Siya ay anak ng Diyos at siya ay nagkatawang tao upang sa gayon bayaran ang kasalanan ng lahat, take note, lahat ng maniniwala sa kanya. May kondisyon yung maniniwala po sa kanya. At sa hindi maniniwala, okay, ayun ang sinasabi ng Biblia, they are going to perish. Kung sabihin sila ay mapaparusahan. Kung babasahin natin ang 1 Corinthians chapter 3 verse 17, ang sabi po dyan, the message of the cross, ano, is foolishness to those who are perishing. But it is, for those who are saved, it is the power of God. Kaya, sino dito ang naniniwala sa mensahe ng cross? Amen. So, congratulations po. Ibig sabihin, ha, ikaw ay naligtas dahil ikaw ay naniniwala doon sa ginawa ng ating Panginoong Hesukristo doon sa cross. Marami po sa panahon ngayon, napakapalad po ninyo mga kaibigan, sapagkat sa panahon na ito, kung inyo lang i-research, na mas marami po ang hindi naniniwala sa Diyos ngayon. Parami ng parami. Pero kayo naniniwala sa Diyos. Because you believe in the power of God. Purihin po ang Diyos. Alam mo, itong Pilipinas, kahit nasabihin natin, nakakalungkot man isipin, yan ang realidad. Ano? Hindi maganda ang sitwasyon ng Pilipinas. Pero kahit paano, ay may mga mananampalataya itong totoo. At alam po ba ninyo, ang sabi ng Biblia, sa trono ng Diyos, nakatingin siya sa lupa at tinitingnan niya ang mga nakakaunawa at humahanap sa Kanya. Ngayon po, narito kayo. At kahit dyan sa mga nasa selda, na alam kong matyaga kayo nakikinig, purihin ng Diyos sa inyong buhay sapagkat nabibilang po kayo sa tinatawag na naniniwala sa mensahe ng krus. Okay? Ngayon, ang ating magiging talata ngayon ay matatagpuan sa 1 John chapter 1 verse 9. Okay? Dito po sa 1 John chapter sa 1 John chapter 1 verse 9, ang sabi diyan, if we confess our sin, He is faithful and just to forgive us in all our sins and cleanse us from all our unrighteousness. Sa madalit sabi, kung ihahayag natin ang ating mga nagawang pagkakasala, ang ating kasalanan, tapat ang Diyos na kung saan patatawarin niya tayo sa ating mga kasalanan at hindi lang tayo patatawarin, lilinisin pa tayo sa kasalanan ito. Purihin ang Diyos, ano? At sabi niya diyan, tapat ang Diyos. Alam po ba ninyo na kahit kailan ay hindi nagsinungaling ang Diyos? Pagka humingi ka sa Kanya ng kapatawaran, inihayag mo ito, siguradong tatanggapin mo po ang kapatawaran. Minsan nga po, ano, parang hirap tanggapin ng tao ito. Ako, patatawarin ng Diyos. Alam ba ng Diyos ang kasalanan ko? Alam ba niya kung gaano katabigat ang aking kasalanan? Dito nga sa daigdig, hatol lang nga sa akin ay kamatayan.
Tapos sasabihin niya, patatawarin niya ako. Ikaw ang tao dito sa mundo, hindi ako mapatawad. Ang Diyos, patatawarin ako. Pero alam po niyo, ibang-iba ang puso ng Diyos. Ano? Nakakalungkot man po isipin, dito sa ating mundong ginagalawan, mahilig ang taong mang sukat ng kasalanan. Sukatan ng kasalanan. May kasabihan nga na ikaw, magnanakaw, samantalang ako sinungaling lang, mas masama ka sa akin. Pero alam po ninyo ang sinasabi ng Biblia sa Santiago chapter 2 verse 10, hindi ka nga nagnakaw, ngunit ikaw ay nagsinungaling, sabi doon, buong kautusan ang siluway mo. Sapat kanino ka nagkasala, ako ni lahat ng kasalanan, sabi ni King David sa Psalms 51, lahat ng kasalanan ay direct sa Diyos. Kaya halimbawa sinaktan ko ang isang tao rito, ano? Sasabi, ang akala natin, sa kanya ako talaga nagkasala, pero sa totoo, lahat ng pagsuway ko, ang Diyos ang aking dahilan. Ng aking pagkakasala, sa kanya nakadirect ang aking pagkakasala. So, kaya itong talata po natin ngayon, napaka-importante po ito. Ito ay matutulad sa picture ni King David. Alam po ninyo si King David, isa siyang hari, kaya nga siya tinawag na King David, ano? At hindi po naiiba si King David sa atin. Tao rin yan siya. Nagugutom, napupuyat, naapektuhan din ng tukso. Katunayan, si King David na sinasabi ng Acts 16:32 na malapit sa puso ng Diyos. Ano? At makikita natin, ilan po rito ang nakakakilala na sa kwento ni King David? Ano? Isang lingkod ng Diyos. Hari. Isang nagginamit ng Diyos para pangunahan ang bansang Israel. Kung tutuusin, ang tingin natin sa kanya, no, isa siyang banal. Kung sa panahon natin ngayon, ang taas ng tingin natin sa kanya pagdating sa status ng pagiging maka-Diyos. Pero alam po niyo si King David, nagkasala din. Nahulog siya sa tinatawag na lust of the eyes. At dahil doon, nag-umpisa pa, nagduktungan pa ang kanyang kasalanan. Ano, nagplano siya na ipapatay ang asawa ni Bathsheba. Ano? Nagplano siya, so considered na murder na rin kasi involved siya, siya nagplano, hindi po ba't gano'n ang, ano, ang batas? Kahit na hindi ikaw mismo pumatay, kung kasama ka sa nagplano, kasama ka doon sa kaso. Gano'n ang nangyari kay King David. Tapos at the end of the day, imagine nyo, lingkod ng Diyos, naniniwala sa Diyos, malapit sa Diyos, bandang huli ng rape. Nakakagulat po bang marinig yun? Isang lingkod ng Diyos, malapit sa Diyos, tapos nahulog sa pagkakasala na ganyang klase, right? Ngayon tingnan po natin ito mga kapatid. Sa Psalms 51, makikita natin ang ginawa ni King David. Yung kabuuan po ng chapter na ito, ang sabi dyan ni King David, nag-confess siya sa Diyos. Ang confession niya sa Panginoon, bago pa ako isilam, ako'y makasalanan na. Inamin niya. Kaya tayong mga tao po, huwag na huwag nating iisipin na kahit kailan tayo banal. Sapagkat sa totoo lang, within our nature, andyan po ang pagkakasala. Mark chapter 7, verse 21 to 23, mas lalong nililaw ng Panginoong Hesus yan kasi yung nakikipag-debate na sa kanya mga Pariseo, itong mga Pariseo, ang tingin nila sa sarili nila, sila ay mga banal at kaya nilang pabanalin ang kanilang sarili. Ano? Kaya nirebuke sila ni Jesus Christ ang sabing ganyan, na sa puso ng tao ang lahat ng klase ng kasamaan. So sabi ni King David, bago pa ako isilang, ako ay makasalanan na. Unang confession niya, inamin niya yung true nature niya bilang isang tao. Pangalawa, sinabi niya, nag-confess din niya yung kanyang nagawang kasalanan. Alam po ninyo, ang greatest mistake ni Adan at Eva dun sa account of Genesis, ilan na po ang nakabasa ng nangyari sa Garden of Eden? Denial. Ayaw nilang aminin ang kanilang kasalanan, turo dito, turo doon. Kaya minsan, tayo rito, pag tayo may pagkakamali, yung misis ko kasi yung dahilan eh, kung ba't ko siya nasuntok. Ano? Pero honestly, pag tayo ay nag-confess sa Diyos, huwag mo nang isisi sa iba. Kasi aminin mo na ikaw mismo ay makasalanan. Pangalawa, aminin pala dapat natin yung nagawa din nating kasalanan. Huwag na huwag nating i-deny po yan sa harap ng Panginoon. Okay, ang sabi ng Kawikaan sa Kawikaan chapter 28, verse 13, ano?
Okay, ang sabi dito, okay, Kawikaan, o Proverbs 28:13. Hintayin lang po natin ano. Baka mamaya, napunit yung chapter 28. Okay. Ang sabi dito sa Proverbs 28:13, pakinggan po natin ano. Ang sabi dito, ang nagtatago ng kanyang kasalanan ay hindi mapapabuti. Ngunit kahabagan ng Diyos ang nagbabalik loob at nagsisisi sa kanya. Itong si King David, makikita natin, ganun po ang puso niya. Hindi niya itinago sa Diyos. At inamin niya, Panginoon, ako ay nagkasala. At ito ang pangatlong ginawa ni King David sa kanyang confession sa Psalms 51. Sabi niya, karapat dapat ako'y parusahan. Sino po dito ang gustong maparusahan sa kanyang kasalanan? Pag ganyan ang puso mo, katulad ka ni King David, kapatid, pero kung may nagawa kang kasalanan, sasabihin mo, ayaw kong maparusahan. I'm sorry. You are denying what is the truth according to the Bible. At tinuturo ng Biblia, ihayag natin ang ating kasalanan. Ako po isang buhay na patotoo, mga kapatid. Ang hirap paniwalaan ito. Ako man nagkasala. At inamin ko yan sa harap ng korte. Una, ang hirap tanggapin ang aral na ito. Pero nung inamin ko to sa korte sa John 8:32, sabi doon, the truth will set you free. Tapat ang Diyos eh. Una, saan niya ako pinalaya? Sa bandages of sin. Pinalaya niya muna ako spiritual. And then next, pinalaya niya ako physical. Bonus na lang. Diyan pa po ba tayo? Amen. Okay. Pagkatapos, inahayag ni King David ang kanyang kasalanan. Sabi niya, karapat dapat akong parusahan. Pero ito ang pang-apat na ginawa ni King David. Ang sabi niya, pero ako'y iyong kahabagan, O Diyos. Kaawahan mo ako, Panginoon. Dapat akong parusahan. Pero hinihingi ko, O Diyos, ang awa mo. Yun ang gusto ng Diyos. Yun ang hinahanap ng Diyos ng puso. Ayaw ng Diyos yung pusong sinungaling. Ayaw ng Diyos yung pusong hipokrito. Ang hinahanap ng Diyos yung pusong nagpapakumbaba sa Kanya. Gusto po ba natin ang puso ni King David? Magkaroon tayo ng tulad ng puso ni King David. Yun ang tunay po nating kalagayan. We need the mercy of God. Kailangan natin ang kaawaan ng Diyos. At alam po ninyo, napakabuti ng Diyos. Sapagkat pinangako niya, ako ay Diyos na makapagin. Ako ay Diyos na maunawain. Ang humihingi sa akin ng tawad ay aking pinatatawad. Katulad ng binasa natin sa 1 John chapter 1, verse 9, tapat ang Diyos na kung iahayag mo ang iyong kasalanan, tatatawarin ka niya at lilinisin ka pa niya sa kasalanan ito. Kaya ngayong hapon po na ito, suriin natin ang ating sarili. Kaya po ba natin ihayag ang ating kasalanan sa Panginoon? Unang-una, ihayag mo muna ng tapat sa Diyos ang nagawa mong kasalanan. Dahil sinasabi ko po sa inyo, kung sa Diyos mismo hindi mo kayang ihayag ang nagawa mong kasalanan, hindi mo magagawang ihayag ang kasalanan mo sa tao. There's nothing impossible to our Lord God. Ako po ay isang buhay na patotoo, pero kumilos ang Panginoon, kinahabagan po niya. Okay? So mga kapatid, tandaan natin, wala na pong iba na pwedeng mag-release o magpatawad ng ating kasalanan kundi ang Diyos lamang. Kaya sa Kanya tayo, hihingi una ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. And by the way, what happened to King David pagkatapos ng confession niya? Kinabagan nga po siya ng Diyos. Tulad ng sinabi ng Panginoon, kahabagan ko ang humihingi ng habag sa akin. Anong nangyari kay King David? Although may consequences ang kasalanan niya, by the way, tanggapin po natin ang consequences of sin. Kung meron tayong nagawang kasalanan, tulad ni King David, tinanggap niya. Anong consequences ng sin ni King David? Namatay yung kanyang anak. Masakit po mawala ng anak. Pero tinanggap po ni King David yun. Amen. At tatandaan natin, once you do this,
Katulad ng sinasabi ko, Romans chapter 8 verse 1, makakaasa tayo na hindi na tayo hahatulan ng Diyos matapos natin buong puso na yagating kasalanan. Anong ibig sabihin ng hindi na tayo mahahatulan? That is yung tinatawag na kahatulang espiritual. Makakaasa po tayong lahat na tayo ay makakapasok sa kanyang kaharian. Ano pa ba? Ganong katapat po ang Diyos. Okay, so tayo nga po tayong lahat bago tayo magtapos itong mensahe na ito, ewan po natin sayangin, do not bypass. Sabi ng Isaiah 55, habang naririnig pa natin ang tinig ng Diyos, tayo ay magsisi, lumapit, tumawag sa Kanya. Dahil darating po ang panahon, mga kapatid, hindi na natin maririnig ang tinig ng Diyos. Anong ibig sabihin nun? Yan na yung tinatawag na kung saan umabot na tayo sa tinatawag na paghatol. Pagharap na po sa hukuman at hindi natin tinanggap ano ang tinatawag na kahabagan ng Diyos, yung sumampalataya tayo kay Kristo Jesus, wala na pong ibang paraan para tayo ay mapatawad pa o kahabagan pa sa atin. So sa mga oras po na ito, kausapin po natin ng Diyos, alam po ninyo ang inyong mga puso, lahat po ng klase ng salita ay naiintindihan ng Diyos. Ang importante, kausapin po natin siya ng totoo sa ating puso. Ihayag po natin sa Kanya ang ating kasalanan. Speak to your own language, speak to your own words. Kausapin natin, Panginoon, nakikita ng Diyos ang iyong puso. Magkaroon po tayo ng tulad ng puso ni King David. Kausapin po natin siya, bigyan po kayo ng mga ilang minuto. Sumasampalataya sa iyo. Ipinagpapatuloy mo, O Diyos, kung ano ang inumpisa mo sa kanila. Salamat, Panginoon, sa kaligtasang tinanggap ng mga sumampalataya sa iyo. At hindi ka patapos, Panginoon, na patuloy mo tinutulungan ang pagbabago ng mga mananampalataya mo, O Diyos. Salamat po muli, Panginoon, sa lugar na ito, na kung saan ipinarating mo po, O Diyos, ang iyong salita, ang salita ng kahabagan, ang salita ng pagsisisi, Panginoon. At naniniwala ko, O Diyos, sa mga oras na ito ay merong naghayag ng kanilang mga pagkakamali at kanilang inahayag na kailangan kanila, Panginoon, na ikaw lang ang maaari at lubos ang magbago sa bawat isa, O Diyos. Marami ka ng binagong buhay, O Diyos. Mga akala ng iba ay imposible, ngunit nagpapatotoo sila, Panginoon, at sila ngayon ay mga lumalakad, Panginoon, sa iyong kalooban. Naniniwala ako na meron din dito sa lugar na ito, O Diyos, na iyong babaguhin ng lubusan. Palalayain mo sila, Panginoon. Una, sa pagiging alipin ng kasamaan, O Diyos. At lubusan mo na sila, Panginoon, na sasakupin sa tamang daan, sa tamang pamumuhay, O Diyos. At nasusunod, Panginoon, ay mga surprises mo pa, Panginoon, sapagkat, Lord, hindi ka papayag na hindi mo magamit ang mga sumampalataya sa iyo, ang mga sumuko sa iyo. Nais mo, Panginoon, na gamitin sila, na yahayag, Panginoon, ang iyong kadakilaan, ang iyong pagiging buhay na Diyos.
Maraming salamat sa aming kapatid na ito na tumanggap na naghayag sa iyo ngayong araw na ito, Panginoon. Akin na po, Panginoon, ay tinatagubilin sa iyo itong tinubos mo. Isang dahilan kung bakit ikaw ay nagpapako sa krus, Panginoon, at ibinigay mo ang iyong buhay. Siyang dahilan, Panginoon, at maraming salamat at natanggap niyang dahilan na iyon sa araw na ito, Diyos. Uli, Ama, maraming salamat sa tagumpay ng iyong gawain. Akin na pong tinatagubilin sila sa iyo, Diyos. Pagpatuloy mo, Panginoon, ang pagkilos mo sa kanilang buhay. Salamat. At ito nga po ang aming sama-samang dalangin sa iyo, Ama, sa ngalan ng iyong anak na si Yesu Cristo, sa pamamagitan ng Espiritu Santo, tayo magsabi ng Amen. Amen.